morning sa inyong lahat. Ang oras po ay 9 o'clock. 9 o'clock in the morning. Pre-prepare po ako ng aking lulutuing gulay para sa tanghalian namin. Kalabasa pang palinaw ng mata. Mag-healthy diet tayo, healthy living. Aalis kasi kami ng 11 o'clock. Punta kami ng Legazpi City. Medyo malayo-layo yung pupuntahan namin kasi malayo sa pinahugasan ko yung palakyan. Parang may sabon pa, anak. Okay, may sabon. Opo. Opo, linisan mo po. Nalagay ko ata sa may palawan mo po ng maayos, sorry. Hindi ko alam na may sabon. Opo. Ganun talaga. Bago kami aalis, kakain na kami kasi kung doon pa kami kakain, mahal kumain sa labas. Tipid. Para tipid tayo. Pupunta kami ng Legazpi City. Tricycle lang yung sasakyan namin para tipid rin sa pamasahe. Gasolina lang tayo ng papunta doon. Abalikan yata 4 litro ng gasolina yung kailangan namin. Pero kung mamamasahi kami, magkukommute kami. Saan yung mama? Ano yung mama tigana mo? Tatlo kami, mahal yun. Mama, ano yung mama yung tigana mo? Malayo sa Legazpi? Opo, kasi magre-renew si Papa ng kanyang lisensya, driver's license. Para wala tayong problema pag magbabiyahe. Kailangan si Papa mag-renew ng kanyang... Saan yung mga sa Legazpi mo paano? Opo. Doon nag-renew ng lisensya. Yung mga girls, wala sila kasi. Sumama sila sa community service. Wala mo ilaw? Ang... Isasama lang namin ito si Bunso. Ma? Po? Bakit? Ako di ba yung Bunso? Oh. Opo. Ngayon, bakit tumatagat ka, na ako? Magpakita ka. Eh, ngayon, tumatagat na ako sa kanila, sa mga ate ko. Opo. Kasi sa Koy Jill, natanggat na talaga siya. Mapalad ka kasi hindi ka nagmana sa amin na pandak. Pagpakita na. Tumangkad na daw siya. Umayos ako. Nagtatayo lang ako na narangay mukha ako. Opo. Tumangkad na daw siya kasi siya yung bunso, 12 years old. Yung panganay ko ay 16, magsi-17 years old. Mas matangkad na siya sa lahat. Diba, Boboy? Mas matangkad na siya sa lahat. Mas matangkad ka na sa lahat. Tulungan mo na ako, baby, mag-ayos ng bed. Inayos mo na yung bed. Ano para maayos-ayos na? Naman yan pag alis natin. Anong tawag mama yun? Tawag? Yung alin po. Parang tawag, ano tawag na lugar na punta natin? Ah, pa saan? Ng Pilipinas. Doon, pupunta tayo sa LTO. Layo. Eh, malayo yun. Opo. Doon lang yan sa mayan. Malayo yun. Sentro ng Legazpi. Ano gagawin pala dyan? Saan po? Saan po? Dyan. Sa gulay? Hindi, ano gagawin niya sa may, dyan na... Oh, magre-renew nga siya ng lisensya. Oh, dyan pala yun. Opo. Ito may magnet. Marami itong niluluto ko kasi yung mga anak ko gusto ng gulay na kalabasa. Anak, pakihugasan nga po. Ito oh, lagay ko dito. Tsaka salihan natin ng okra. Please. Ayan, anak. Pakihugasan mo po doon. Hugasan natin yung okra. Tsaka talong. Dapat sana ngayon ay a-attend ako ng deliberation sa school ng anak ko kasi
Ngayon yung schedule ng deliberation nila. Yung ipapakita yung mga grades tsaka magra-rank. Kaso yun nga, may lakad kami. Nagpaalam na lang kami sa kaniyang teacher na hindi kami maka-attend. Alam ko naman na yung grade niya. Sino? Nakita ko na. Sino? Si ate po. Sino po? Alam ko na yung grade niya. Bakit nang ngalong-ngalong? Tsaka okay lang sa anak ko na hindi ako mag-attend. Bakit nang ngalong-ngalong si Ming? Kasi alam niya na na importanteng lakad ang nanay niya. Ma? At tatay niya po. Bakit nang ngalong-ngalong? Nagugutom sila anak. Kaya kailangan ko magluto. O wag mo. So, nakakatuwa lahat sila kasama sa honor. Kaya nakakatuwa naman kahit maraming sakripisyo ang nanay. Bakit ko talaga yung ipon? Yun na lang yung pang... ang palubag-loob sa magulang, yung makikita mo yung anak mo na nag-aaral lang mabuti. So, ayan. Galing ako sa labas. Bumili ako saglit ng sibuyas kasi naubusan pala kami ng sibuyas. Tsaka ito pang sahog. Dilap. Hindi sponsored. Flex lang natin ang Argentinang giniling, pork giniling. Yan kasi pag nagmamadali, ako, dilata na lang yung pinagsasahog ko. Kailangan ko magmadali kasi aalis na kami. Kailangan naming umalis ng 11 o'clock. Balat ng kalabasa. Nahatching ako. Dahil sa sibuyas. Nakakaiyak talaga. Nakakaiyak talaga ang magayat. Sibuyas ang kakahatching pa. Ito, gusto ito ng mga anak ko pang sinasahog sa mga ginisa. Maghugas ako ng paglulutuan ko. Malalaki ng kaldero namin. Malaki yung kaldero namin kasi tuwing nag tuwing nagluluto ako o nagsasaing ako ng kanin sa umaga, kasama na dyan ang lunch. O kaya pag tanghali ako nagsasaing ng kanin, kasama na dyan ang dinner kasi nagtitipid ako sa oras dahil sa maraming gawain. Tumutulong kasi ako sa aming maliit na hanap buhay. Na, pang ano, ano yung tawag dyan? Pinagkakabalahan na hanap buhay para matustusan ang mga pangangailangan. Kaya yung mga gawain dito sa bahay, sa free time ko nagagawa. Kainin ko muna yung mga alaga namin, yung mga aso, kasi hindi pa sila nag-almusal. Ayan yung pagkain nila. Niluto ko to na may isda. Niluto ko para sa kanila. Ito na yung niluluto nating ulam. Ginisang kalabasa.
with talong at okra. Kain na tayo. So ayan, katatapos lang namin kumain, nag-ano lang ako. Nagpahinga. Nagpapatunaw ng kinain dito sa amin sa Bicol, nagpapaiwak. Kasi hindi man maganda maligo ng busog. Kailangan natin mag hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog. Dito sa amin nagpapaiwak. Yung sa ibang salita nagpapahiran. There's not much to do when all I can